Siya nga pala. Kamusta na yung isang alay na sinasabi? Yung nasa ampunan. Father, si Isabel hindi isang normal. At si Isabel, Father, siya ang tinatawag na alay ng mga taong yun. Nasa akin ay hinahanap mo. Ang puseras? Oo. Yun lang naman ang kailangan mo sa akin, di ba? Magaling ka talaga, Sandra. Si Isabel ang alay, Miguel. Siya ang taong dapat mong patayin. Si Isabel ang alay? Oo, Miguel. Hindi. Hindi totoo yan. Miguel. Isang malaking kalokohan ang sinasabi ninyo. Paano magiging isang alay si Isabel? Dahil yun ang totoo. Alam ko ang nararamdaman mo tungkol kay Isabel. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo dapat hayaang manaig ang nararamdaman mo. Mas mahalaga ang misyon. Mas mahalaga ang kaligtasan ng marami. Nasa atin na rin ang pulseras. Isang bagay na hindi mo nagawa, Luis. Ngayon, ituloy mo ang sinasabi mo sa akin tungkol sa alay. Kung sasabihin ko ba sa'yo, makakawalan mo ako. Ang pulseras nawawala! Asan ang pulseras? Bakit nawawala ang pulseras? Sir, baka kinuha po ng kasama niyong babae. Di ba sinabi ko walang magpapasok dito? Sir Dan! Di ba sinabi ko wala? Sir! Sir, wag po! Ikaw! May problema ka? Sir, wala po, sir! Sir, wag po! Bilisan mo, Isabel. Baka maabutan nila tayo. Hindi ko na kaya. Pagod na ako, amante. Hindi tayo pwedeng tumigil. Pag naabutan nila tayo, mapahama ka. Hindi ako makakapayag. Talagang sinusubukan ang sugong yan ang hangganan ng aking pasensya. Ngayon, malalaman natin kung hanggang saan ang kanyang galing at tapang niya. Pag sinabi mo sa akin, hindi ko ubusin ang bala ng baril ko sa bibig mo. Ano ang tungkol sa pagiging alay ni Rebecca? Eh, hindi si Rebecca ang totoong alay. Hindi siya ang tunay kong anak. Pinagpalit ni Guillermo ang tunay na alay noon. Nasaan ang tunay na alay? Si Amante. Alam ni Amante kung nasaan ang alay. Alay ba ang kailangan natin? Alam ko kung sa matatagpuan ng isa pang alay. Isa pang alay? Ano bang pinagsasabi mo?
Kung ganon, tama ang hinala ko. Nasa binhila na ang totoong alay. Pinaglalamayan natin ngayon ang lola mo dahil sa kasamaan ng mga alagad ni Apo Abukay. Marami pang dadating at mananakit. Marami pang madadamay at mamamatay kapag hindi natin sila pinigilan. Hindi ka ganyan mag-isip noon, Ninay. Tutol ka sa pagiging sugo ko noon. Dahil naging makasarili ako noon, nag-aalala ako sa kalagayan mo. Pero nang mamatay ang mama, doon ko napatunayan, hindi ko mapipigilan ang kapalaran. Ikaw ang sugo. Ikaw ang itinakdang pumatay sa alay para matapos ng kaguluhang ito. Amante! Hindi kita pinalaki na may ganyang kakitid na isip. Paalisin niyo na kami. Hindi mo na ako sunod-sunuran. Ikaw, pwede ka na umalis. Pero iwan mo sa amin ang kasama mong alay. Papatayin niyo muna ako. Bago niyo siya makuha. Hindi ko alam na isang bayani palang pinalaki ko. Hindi ko pinalaki niyo ako para protektahan ang alay. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Mukhang tama nga si Anita. Mukhang mali nga yata ang pagpapalaki ko sa'yo. Nagkamali na kayo. Huwag niyo nang dagdagan. Umalis na kayo! Amante, hindi pa huli ang lahat para itama mo ang pagkakamali mo. Isabel! Kung papatay si Isabel. Miguel. Mahal na mahal ko si Isabel, Inay. Mahal na mahal. Miguel. Kunin niyo siya! Tanya ako! Tanya! Mahina ka pa, Amante. Huwag mo nang pilitin lumaban pa. Ikaw ang hindi dapat magpumulit lumaban, Dad. Humayo kayo at sugpuin ninyo ang sugo. At patayin lahat ng sagabal sa pagkabuhay ni Apo Abukay. Balut! Pinoy balut!
Balut! Balut! Kalimutan mo na yata na ako nagpalaki sa'yo. Kilala ko ang bawat kilos mo. Kalkulado ko ang bawat galaw mo. Amante! Amante, tulungan mo ako! Sakripisyon kahit na ano. Kahit na sarili kong buhay. Si Isabel, kaya mo siyang isakripisyo. Anong ibig niyo sabihin? Si Isabel ang alay, Miguel. Siya ang taong dapat mong patayin. Ano to? Ang himlayan ng bangkay ni Apo Abangkay. Sige. Lumapit ka. Wawasakin ko itong bangkay ng Panginoon mo. Parati na lang kinukuha si Isabel ng mga bantay niya po, Bukay. Tama ang inay. Si Isabel ang alay. Huwag kayong lalapin! Isabel! Kayo lumapit! Baba niya! Baba mo! Hanggang dyan na lang kayo! Ang alay! Takbo! Best friend! Ano ba ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Umapay din ang dugo ni Miguel kagaya na kay Isabel. Hindi ko masisisi si Miguel kung tutulan niya ang pagpatay sa alay. At sino ako para husgahan siya? Minsan ko nang tinalikuran ang aking tungkuling dahil sa pagmamahal sa isang binhilan. Malaking problema ito, Amelia. Kung hindi mapapatay ni Miguel ang alay, paano na? Ako ang gagawa sa hindi magagawa ng anak ko. Amelia. Hahanapin ko si Isabel. Ako ang papatay sa kanya. Unyok, tara na. Umuwi na tayo. Teka lang, hindi pa nga natin nahanap si Kurokok eh. Puro ka na lang si Kurokok. Mamaya, kakainin tayo nun. Nakita mo naman yung ginawa niya doon sa pugot na ulo, di ba? Hindi. Hindi masamang alaga si Kurokok. Kaya nga niya kinain yung pugot na ulo para iligtas tayo. Kay Kurokok kaya ito?
Bakit mas malalaki na? Unyok, tara na. Nakakatakot. Lola Giray, magkape po muna kayo. Oo, salamat, Binilda. Lola, oh? Ano po ba talaga nangyari kay Isabel? Lola! Oh, bakit Dario? Lola, may sasabihin ako sa inyo importante. Ano yun? Si Miguel po eh. Si Miguel po kasi. Bakit? Ano nangyari kay Miguel? Yung dugo ni Miguel umaapoy kagaya ng kay Isabel. Best friend, ano ba talaga ang problema mo? Sana sindali gumaling ng mga sugat sa balat ko. Ang sugat sa kalooban ko. Ano naman pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Bakit kailangan maging ganito ang buhay ko, Pikoy? Sana hindi na ako nagisugat. Dito, best friend. Dito nung kagaling eh. Liklik, ano yan? Hindi ko rin alam, Onyok. Halimaw na naman. Tara! Hindi ka na sana nagpunta rito. Alam mo namang delikado. Delikado. Wala na nga kayong pakialam sa akin simula nung nalaman yung hindi umaapoy ang dugo ko. Na hindi ako yung alay na sinasamba niyo noon. Bakit ka ba talaga pumunta rito? Gusto ko kasing makausap si Daddy. I want to know his side of the story. Kung paano all this time napaniwala niya akong anak niya ako, yun naman pala, hindi. Eh, alam mo na pala, totoo eh. Oo. At dahil sa katotohanan na yan, nagtaka ako magpakamatay. Isang araw akong naospital. Tinatanong ko, bakit pa kaya ako nabuhay? Hanggang sa na maisip ko na kailangan ko palang mahanap yung taong responsable sa napakalaking kagaguhan na to sa pagkatao ko. Kaharap mo na ang tao na responsable sa nangyari sa'yo. Ako may gawa, Rebecca. Dumito muna kayo. Tama lang na ako yung tinawagan mo, Dorina. Alam mo, hindi bobo si Samuel. Alam niya magkaibigan kayo ni Dorina, kaya kahit na anong gawin natin, matutuntunan pa rin niya tayo dito. Ano pong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag kang mag-alala, Dorina. Hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Diyos ko, Dario, ano ba yung pinagsasabi mo? Ano umapo yung dugo ni Miguel? Sigurado ka ba sa nakita mo, Dario? Opo, Lola. Diyos ko. Bakit, Lola? Mali sana ang kutob ko. Lola, bakit? Ano pong ibig sabihin nun? Kailangan natin mag-usap, Lola Giray. Mahal na mahal ni Graciela ang anak niya. Kaya ayaw niya na ialay ito upang mabuhay si Apo Abukay.
Gusto niya magkaroon ng normal na buhay ang anak niya. Kaya nakiusap siya sa akin na kung pwede, itakas ko ang tunay na alay. Anong ginawa mo? Nagnakaw ako ng sanggol dun sa ospital kung saan ang anak si Graciela. At ito ang pinalabas kong anak niya. At ito rin ang pinalabas ko na magiging alay na bubuhay kay Apo Abukay. Alin ba dito ang anak ni Graciela, yung kapapanganak lang? Kailangan ko kasi ng specimen ng dugo niya. Wala na si Graciela. Nagpakalayo-layo na siya. Ano? Hindi pwede yan. Paano na ang alay? Iniwan niya sa atin ang alay. Ito ang alay. Anong ipapakalam mo sa kanya? Cecilia ang gustong pangalan ni Graciela. Hindi. Wala siyang karapatang magbigay ng pangalan sa anak ko. Pakatapos niyang iwan. Rebecca. Rebecca ang gusto kong ipangalan sa anak ko. Narito ang aming alay! Sa iyong muling pagkabuhay! Ninakaw mo ako sa tunay kong magulang. Para lang may maipakita kang alay. Walang kapatawaran niyang ginawa mo. Wala! Patawarin mo ako, Rebecca. Anong pag-uusapan natin, Amelia? Ang tungkol sa pagiging alay ni Isabel. Para sa kapakanan ng nakakarami. Nagpunta ko rito para humingi ng tulong. Hindi para usisain ang tungkol sa sinabi ko kanina. Isa ka rin binhilan? Sumagot kayo! Hindi! Itinuri niyo akong kasangkapan para matupad ang pangarap niyo na buhay ng Apo Abukay niyo. Mga siraulo kayong lahat. Umalis si Miguel, Father. Saan nagpunta? Sa himlayan ng bangkay ni Apo Abukay. Bakit? Para wasakin ang bangkay ni Apo Abukay. Hindi kayang buhayin ang galit mo ang namatay mong ama. Pero si Apo Abukay, kaya niyang gawin lahat. Anong binabalak mo, Gayoso? Gagamitin natin ang pinuno ng binhilan para tukuyin ang kinalalagyan ng alay. Kilos mo't galaw, tinatanaw nila sa araw-araw.